And alam nyo, ang momentum po, hindi mo mapipigilan. Pag may momentum ka, hindi mo mapipigilan eh. Pero ang momentum ay, okay, nawawala. You cannot stop momentum, but you need to keep momentum because sometimes you lose momentum. Ayan, parang ang lalim nun ah. Ayan, di ba? Parang contradict nyo na. You cannot stop momentum, but you lose momentum. So, ang tanong po ngayon, paano po natin i-keep yung momentum? And, paano po ang lahat ng Team Titans ay maduduplicate yung momentum ni Mentor Arian mismo? Kasi the goal is, kung anong nagawa po ng inyong top mentor, magawa nyo rin. Gusto nyo po ba yun? Ang goal, kung anong resulta ni Mentor Arian, yun din po ang maging resulta po ninyo. Okay? Or higitan pa. Sino po ang gustong magkaroon ng team na kasing laki ng Team Titan? Sino pong gustong kumita na kasing laki ng kinikita ni Mentor Arian? Or higit pa? Siyempre, the reason na nag-attend po kayo ng training. And yun po yung gagawin ko pong topic po ngayon. Okay? Number one is how to build. Pag sinabing build po kasi, paano mag-build paano mag-build ng new groups from scratch? Ayan. Kasi alam nyo, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I have been doing network marketing for 16 years. First time ko pong, actually, more than 16 years pa nga eh. Kwento ko lang mabilis yung story ko, no? Mabilis na story lang. Kasi magtatagal pag kinwento ko lahat. Nag-start ako siguro mag-network at the age of 16, namulat ako, pero saling kit-kit lang. Na-expose ako kasi yung mentor, yung upline ko, si Mentor Cecil, is sinasama-sama ako sa mga seminar. Kasama ko yung kapatid ko. And dahil po doon, unti-unti ako na-inlove sa network marketing. So at the age of 17, ayoko nang alam niyo yung pakiramdam na ayoko na mag-aral. Dumating ako sa point na gano'n. Sabi ko, lalo na yung napakinggan ko yung training na Bachelor of Science in Millionaireing, yung sinabi ng speaker. Ang network marketing daw, Bachelor of Science in Millionaireing. Lalo na yung na-discover ko na ang nanay ko ay top nurturer ng UST. Tapos 20 years nagtrabaho sa banko. Tapos ang naipon niya, utang. Di ba? Alam mo yung malaki sweldo, pero mas malaki pa rin yung gastos. Laki na sweldo ng mami ko. Nga lang, mas malaki sweldo, mas malaki gastos. Diyan yung credit card. Nagkaroon na retirement pay. Yun nga lang, kulang na kulang. Kasi, apat kaming mga anak niya, lahat kami private school. So, no choice. Siyempre, nakakapagod. Sino bang gusto magtrabaho habang buhay? Gusto ba buong buhay mo, nagtatrabaho ka? No. Kaya, ang mindset ng mga empleyado normally, pag ako nakaipon, magne-negosyo ako. Tama, mali. Okay, yung mga empleyado rito, sino po yung mga may trabaho? Sino po dito yung mga, kapag meron ka, sabi natin may 1 million ka ngayon sa banko, magtatrabaho ka pa ba? Okay? Kunyari, empleyado ka, may 1 million ka ngayon sa banko, magtatrabaho ka pa? Okay, opo pa rin. Siguro malaki ang sweldo niya ni Miss Connie or malaki ang gastos. Kulang nga 1 million eh. Sige, Miss Connie, ibahin ko. 5 million sa banko, magtatrabaho ka pa ba? Magtatrabaho ka pa ba bilang empleyado? I-specify ko yung tanong. Kung ikaw ay empleyado, tapos may 5 million ka sa banko, magtatrabaho ka pa ba? No, ayun. Di ba? Bakit ka pa magtatrabaho? Kung ang sweldo mo lang 10,000, 20,000, 30,000, kung meron kang 5 million sa banko, syempre, magne-negosyo ka na lang. Kasi, aanhin mo yung maraming pera. Kung hindi mo naman ma-enjoy, di ba? Kung hindi mo naman ma-enjoy yung pera, kasama ang iyong mahal sa buhay. Kasi the reason na tayo po ay, nagtatrabaho or gusto natin kumita ng pera is para ma-enjoy po natin. Hindi lang po natin yung iniipon. Kung natatandaan niyo yung training ni Press, yung pinakakuripot na tao, million-million ang kinikita everyday. May imagine, may ganun palang tao, no? Million-million kinikita everyday. Hindi man lang makabili ng fishbowl. Okay. Di ba? So,
ang goal po natin, i-enjoy po yung buhay natin. That's the goal. Sino po rito, eto na lang, iba yung tanong ko. When was the last time that you had a vacation? Vacation po. Na 6 months straight. 6 months, yung walang ginawa. 6 months. Sige po. Sino? Yung iba nga walang 1 month. Yung iba nga, 10 years na akong hindi nagbabakasyon. Okay. 6 months straight. Twice a year. Okay, ibay ko yung tanong ko. Team Titan, sino po dito ang gustong maranasan magbakasyon? 6 months, twice a year. Okay? Yung tip, nakaka-stress yun, no? Sasabihin ng asawa mo, oh, ba't nakasimangot ka? Ha? Bakit ka nakasimangot? Maganda naman yung hotel natin, ah. Eh, hindi ko natapos yung goal ko. Ano bang goal mo? Ang goal ko, ubusin yung 1 million in cash ko last week, eh. Hindi ko naubos. Ngayon, may pumasok na naman 1 million. Alam nyo, yan ang maibibigay sa inyo ng network marketing. Yes po. Ang maibibigay po sa inyo ng network marketing, bibihira lang po sa buong mundo ang kaya magbakasyon ng 6 months twice a year or 1 year na bakasyon, pero yung pera nila dire-diretsyong pumapasok. Paano ko po nasabi yan? Dahil yan po ang naranasan po namin, Razon Family. When we have built our huge network for 7 years, ulitin ko ha, 7 years straight, halos walang tulugan, walang pahinga. 7 years. Pagdating ng ika-7th year, ika-7 taon, na-hit na po namin yung maximum momentum. So hindi ko po sinasabing 2 years, 3 years ha. Ito, based on experience, 7 years. Doon namin na-hit yung maximum momentum. Pag sinabing maximum momentum, kumbaga sa ano po, sa I Am Worldwide, imagine mo, meron ka ng Crown Alpha Mentor sa kaliwa at Crown Alpha Mentor sa kanan. Magtatrabaho ka pa ba? Alam mo, sasabihin sa iyo ng mga downlines mo, upline, sawang-sawa na kami sa pagbumuha. Di ba? Hindi ka na namin kailangan. Yun ang goal. Ang goal po ay hindi ka na kailangan ng iyong downlines. That is the goal. Alam nyo, pinaka-trabaho, ang pinaka-goal natin, ito po. Nakikita nyo po ba ako? Ayan. Yan ang goal. Pagdating mo ng 7 years, meron ka ng isang Crown Alpha Mentor sa kaliwa, meron ka ng isang Crown Alpha Mentor sa kanan. Mm-hmm. Tapos direct mo? Direct mo? Direct mo yung Crown Alpha Mentor? Naku, doon pa lang sa check match commission eh. 2.4 million a month ka na. Check match commission pa lang. Yun nga lang, sad to say, sa dati naming company, may flash out. Sa dati naming company, ang income sa isang account ay, ano lang po, tawag doon, 500,000 per month lang. Okay? Yun lang po. O mga 720,000 naman pag sinama mo yung iba't ibang commission. Pero ang sales po namin noon, pumapalo na lang 500 million per month. Pain pa lang. So, 500 million per month, kung titingnan mo, yun po, na-build po namin yun, ha, in our previous company, kinakwento ko lang po. 500 million per month, kung titingnan po natin kung ilang gold po iyon, okay? That is 11,100 golds every month. Which is 5.5 million RQV every month. Yun po yung aming na-build. Ngayon, kami po ay namulat sa ganda ng One Account Policy, sa ganda ng I Am Worldwide. Kami po ay na-inlove sa generosity ng I Am Worldwide. Nakita ko pa lang yung Just For You sa I Am Worldwide. Grabe, nalabat per site na po ako. Kasi sabi ko, grabe sa I Am Worldwide lang. Kahit apat lang ang recruit mo,
Pwede ka kumita ng 152,000. Wala pa kasing Jade noon eh nung ano. Nag-join kasi kami, nalatagan kami ni Press January. Ni VP sa kani Press January, ano po kami? January. Alam niyo kung paano ko na meet si VP Aika? Paano ko na discover yung I am? Okay? Nakita ako po isang beses, ang daming kotse dun sa may bandang Tanay. Siguro nandun, sigurado ako nandun si Mentor Arian eh. Natatanda mo Mentor Arian yung parang nagka-copy kayo sa ano sa saan yun? 50 cents ba yun? Yung sa ano sa Sky ano ngayon? Sa may El pa, sa may malapit sa El Patio yun eh, pero yes, hindi pa gawa yung El Patio nun eh. Lampas lang doon. Nandun ka pala, men. Yung ano, basta yung malaking resort po doon. Oo, nakita ko may mga nagkakape. Mga naka-sports car. Ayun, 10 cents to heaven. Okay. So, bakit ang ginawa ko, nilabas ko yung mga kape ko ng ano, ng dati kong company. Alam ko na kagad kung sino yung leader eh. Alam ko na kagad. Kitang-kita mo naman kung sino yung pinaka-leader sa grupo. So, yung pinaka nagsasalita. In-approach ko nun, hindi ko alam si BPI kayo. In-approach ko yung pinaka-leader. Tapos, hello po, mga networkers po kayo, no? Sabi ko. Sabi, oo, paano mo nalaman? Halata naman po, sabi ko. Sa puro sports car eh. Mga networker lang naman yung magmi-meeting ng puro naka-sports car ng Wednesday, mga weekdays. Kasi ang mga negosyante, nilalabas lang nila yung mga sports car nila every Sunday. Yes po. Alam niyo po ba yung mga traditional businessman? Nasa kanya-kanya mga opisina yan. Every Mondays to Fridays. Pero mga networker lang ang may time freedom na pwedeng mag-meeting-meeting kahit Wednesday, kahit weekdays. Mm-hmm. Inabutan ko ng kape si BPI ka. Ayun. So nag-exchange kami ng cellphone number. And the rest was history. Yun. Nag-communicate kami. Then, nagulat ko si Press pala. Matagal ko nakakilala si Press. Dahil upline ko si Press sa mga ano pa, previous company pa, before TFB, yung mga unang mga companies ni Press, before TFB, naging upline ko po siya. Ayan, nahalata tuloy yung edad ko, no? Ayan. So, nakita ko palang yung Just For You, ay grabe na in love na ako. Hindi ko ngayon, grabe, apat lang. Pinakita sa akin yung genealogy, dalawa sa left, dalawa sa right, tapos yung income, 152,000. E samantalang sa company ko, kailangan mong rekrutin 300 bago ka kumita ng 152,000. Di ba? Bumubulalay nga lang alam mo bago ka makakumita ng 300,000. Pero to lang po. So, dun ako naging open-minded sa, ano, sa, I Am Worldwide. Yun nga lang, before ko po mailatag sa buong team ko, meron po nagchuchu. Dapat ilalatag ko Sunday. May nagchuchu. Kasi alam ko, pag narinig ng team ko, yung marketing plan at yung lifestyle incentive, etc. Kasi kami lahat ng mga sasakyan namin hindi libre. Wala kaming libre. Kahit bisikleta po, wala. So, totoo lang po. Okay, nakita ni Presyo Rolex ko. Ah, ano yung Hino? Libre ba yan? Incentive ba yan? Doon ako dinaan ni Presyo. Hindi po. Binili ko po ito. Ang ganda, ha? Matino mo itong sa akin, o, libre. Parang pasimple ni Press, alam niyo naman. Di ba? Sabi ko, ah, hindi nga, libre. Alam ko, nililibre lang na may-ari yung mga, ano nila, eh. Shota nila, asawa. Di ba? Pero, talaga, may ganun pala sa networking, pwede mo palang ilibre yung, ano, yung distributor. Kasi sa amin, ano, pinapaloom lang kami, may interest pa. Okay? Wag, hindi naman to, ano, no, ipopost. Okay? Pinapaloom lang kami, may interest pa. Pero ako, never naman ako nag-loan ng kotse sa may-ari kasi kumikita kami nun. Naka-15 sasakyan kami sa previous company namin, lahat. Salili namin bayad. Fully paid po lahat. Kaya doon ako na-inlove sa IAM. Yun nga lang, wala po ako na-recruit sa downlines ko. Bakit? Talagang na-premature po yung aming ano. Kumbaga, dapat i-announce ko na Sunday, may nag-chuchu nung ano, isa sa pinagkakatiwalaan ko, may nag-chuchu nung Friday. So, wala po akong nalatagan. Talagang
Nagulat na lang ako, pinaga-unfriend. Kasi ang warning ba naman nung ano, ang warning ba naman nung owner, pag minute nyo si ang Razon family, deactivated ang inyong account. Kaya lalaki ng kinikita ng aking mga leaders. May mga leaders ako, nagto 2 million a month. May mga nagto 3 million a month. May nagto 4 million a month. So may din yung salita po, wala po kaming nalatagan that time. Okay, naiintindihan ko naman. Syempre, the company needs to protect kung ano man yung kanilang sales force. And naka-mindset naman kami yung Razon family na we can build on our own. So we have no choice but to start building again from scratch. Nung nag-join kami sa IAM Worldwide, wala pong sumama sa amin na core leaders. Kasi ito po ah. Sabi nga ni John Maxwell, mas lumalaki ang income mo, okay, mas mahihirapan kang mag-trade-off. Pag sinabing trade-off, trading something for you to gain something bigger. Kaya nga po yung mga professional, yung mga empleyadong matataas ang sweldo, mas hirap maging milyonaryo sa network marketing kasi hindi nila basta-basta maiwan yung kanilang trabaho. Make sense? Okay? Parang ganito yun eh. May mga kakilala akong negosyante na ang kinikita lang nila sa negosyo nila, 30,000, 50,000. Minsan walang kinikita. Pero hindi nila maiwan para sa IAM Worldwide. Eh yung IAM Worldwide, magkano kinikita dito? 4 million a month. 500,000 a month, 1 million a month. Anong mas malaki? 30,000 a month o 1 million a month? Mas malaki yung 1 million a month. Tama po ba? Alam nyo bakit hindi nila maiwan yung negosyo nila? Kasi ang nilabas nila, 5 million pataas. Hindi sila nakatingin. Hindi po sila nakatingin sa potential na pwede kitain. Nakatingin po sila sa nailabas nilang pera. Okay? Hindi nila ma-trade off yung kanilang pinaghirapan sa isang bagay na mas maganda. So, sa madaling salita po, dahil kumikita po ng malaki yung aking mga leaders, naintindihan ko naman at hindi kami nagkaroon ng pagkakataon mailatag sa kanila ng maayos at naniniwala kami na God has a purpose sa lahat ng bagay. Amen? Okay? God has a purpose. Buti na lang, hindi po sila sumama. Buti na lang, hindi namin nalatagan. Kung hindi, hindi namin malalaman na kaya pala namin mag-build ulit. So, nung nag-build kami sa IAM Worldwide, ito ang isa sa, ano po, nag-announce kami March 18, 2017. Doon kami nag-start mag-build. Kinausap po namin almost 200 na leaders. 200. Ang nag-join po, kundi ako nagkakamali, mga 50. So even kami po, nakilalang-kilala na sa networking, nare-reject din. Imagine mo, 200 ang kinausap namin, 50 lang ang nag-join. Pero ang maganda sa 50 na yon, bawal po ang gold pababa. Hindi, bawal po ang bronze. Lahat po yon gold and platinum. Kasi tinarget namin, yun yung tinarget namin. Sabi namin, kung leader ka, dapat gold ka pataas. Okay? Lalo na kung pioneer leader ka, yun ang sinabi namin. And tinarget po namin, diamond. First month pa lang, tinarget namin diamond. Okay? Tinarget namin yung pinakamataas na pwedeng i-achieve at that time. Kasi wala pang diamond at that time. Good news, hindi namin na-hit yung diamond. Na-hit po ng nanay ko on the very first month. Nag-join kami, March. Na-hit po ni mami, April, emerald. Yung aking apply ng pinakamabilis na emerald. Literally, 1 month. Okay? Nakapag-create kami, kung di ako nagkakamali, almost 12 sapphires at that time. On our first 2 months. 12 or 8. Nakalimutan ko na. So, ibig sabihin, nakapag-build ulit kami.
Yung mga na-recruit namin, new blood, na-recruit namin, mga hindi naman ganong katatagal na networker. Pero ang maganda kasi sa marketing plan ng IAM, yung kahit new blood ka, kahit bago ka pa lang sa networking, pag dahil sa Just For You, dahil sa generosity ng marketing plan, okay, kaya mong tumapat o kaya mong higitan yung kinikita ng mga matatagal na sa network. At napatunayan namin yung sa IAM Worldwide. Make sense? So, sa madaling salita po, doing IAM Worldwide in a matter of 4 years. Planting stage pa lang po ah. Ito po ah. Ito po ang quick formula ko sa isang networking company. The first 7 years is the learning stage. Ang totoong kita mo, kikitain mo on the 7th year. Yan ang totoo. Diyan mag-i-start ka. Okay? The first 7 years. Kung kumita ka on the first 7 years, okay yan. Kasi para sa akin, yan yung masteral stage. Lagi kong kino-compare, bago ka mag-graduate as a doctor, bago ka mag-graduate as an engineer, kailangan ka muna mag-aral ng 5 taon. Eh bakit sa networking, 6 months pa lang, ini-expect mo na professional ka na. Kalokohan po yun. Malinaw po ba? And that is very logical. Tama po ba? Na dapat, you need to invest time. You need to everything that is worthwhile, everything that is long term, kailangan binibuild ng matagal. Anything na binuild ng mabilisan, mabilis mawala, tandaan mo yan. Kaya nga ang Rolls Royce, mas mataas ang value. Okay? Kesa sa Toyota, kasi ang Rolls Royce, 6 months straight ginagawa. Ang Toyota, 12 hours lamang. Kaya ngayon Toyota, meron yan, 300,000 lang eh. Yung Rolls Royce, ang pinakamura niyang, 30 million, pinakamura. Kaya nga po, ang building, ginagawa po taon, ang building. Ang bahay kubo, kayang gawin, 1 week lang. 3 days lang. So, the first 7 years is your building stage, your learning stage, your mastery stage. Malinaw po ba? Make sense? On our building stage, we are so blessed. Kaming Razon family, kahit building stage pa lang sa IAM, kumita na rin po kami ng 7.3 million total combined income. Pag sinama yung mga car incentive, umabot na rin ng 15 million. So total of 32.3 million. Pero hindi pa yan yung totoong kita sa IAM. Make sense? Ang totoong kita sa IAM, pag na-reach mo na yung Crown Alpha Mentor, dun mag-i-start yun. O lumagpas ka na ng Diamond, dyan ang mag-i-start yan. Ayan, sina Mentor Arian, mga nasa third year college na yan. Yung mga Blue Diamond, ha? Yung mga Diamond, ano na yan, mga second year, third year. Pero kailangan pumasok, pumalo ka sa Crown Diamond or Crown Alpha Mentor bago ka mag-graduate. 7 years in the making. It will take time. So, hindi pa ito ang panahon magpahinga. 7 years, mga titans. Are you willing? Okay? Are you willing to build? Are you willing to learn? Are you willing to work hard for 7 years? Pero naghihintay naman sa'yo, million-million kada buwan. Hindi ko kada taon, kada buwan. Pinagtiyagaan nga natin yung pag-aaral ng ilang taon. Wala naman naghihintay ng milyon. Eto, bakit di natin tiyagaan? Tama mali. Okay? Tapos ang mahirap pa sa pag-aaral, mag-aaral ka, yung mga professional dito, pa nag-aaral ka ng doktor, 3 years ka pa lang, may kita ka ba? Wala. Ikaw pa nga maglalabas ng pera. Lugi ka pa nga. Kikita ka pa lang, babawiin mo pa lang pag nakuha mo yung iyong lisensya. Okay? So, pare-parehas pa lang po tayo dito. Dito sa IAM, wala pa nagka-graduate. Wala pang 7 years eh. Pare-parehas po lang po tayo ditong estudyante. Kaya hayaan niyo po ako na isa rin pong estudyante na i-share po yung aking mga napag-aralan. Kasi, ang sikreto sa networking, kailangan magaling ka mangopya. Sa traditional na eskwelahan, bawal mangopya.
Kaya nga po walang yayaman dun eh. Dahil lahat ng mga negosyante magaling kumopya. Sa negosyo kailangan magaling ka kumopya para yumaman ka. Yun ang mga Chinese, di ba lahat kinokopya? Di ba? Kinokopya, ini-improve. Si Bill Gates, kinopya niya yung technology kay Steve Jobs. Ini-improve niya, na-build yung Microsoft. Sa copy business. So ready na ba kayo mga classmates? Mm-hmm. Okay, papasilip ko po sa inyo yung aking notes na kinopya ko lang rin. Okay? You know, the shortcut to success, copy successful people. Kung meron shortcut, copy successful people. The shortcut to failure, simple lang rin. Copy failure people. At ang taong mangopya sa bobo ay mas bobo. Tama po ba? Mangopya ka na nga rin eh. Mangopya ka na sa matalino. Dumikit ka sa matalino. Huwag dun sa ano. Di ba? So, okay, grabe. Tapos na pong introduction. Introduction pala, nakain yung oras. Ayan, may special training for Team Titans. Sige po. So anyway, ito pala. No? Sige, konting picture lang. Ito yung itsura namin dati. Di ba nakita nyo na naman yan nung nag-sharing ako? Di ba, ito yung nanay ko. Di ba, yung siya po ay, yung ano po, 16 years ago, nung putol pa kuryente namin, stress na stress pa nanay ko. Tingnan mo, mukha ng 70 dito, no? Pero 55 years old pa lang siya dito. Tapos yung kapatid ko, halatang hindi na aalagaan, hindi na kaligo. Ayan, no? Halatang hindi na pagpagupit. Mukhang snatcher. Tama po ba? Ako naman, ayan, mukhang mongoloid. Ayan, puro monggo kinakain, araw-araw. Pero dahil sa networking, nagbago buhay. Ayan, eto 21 years old ako, nakabili na kami ng apat na kotse rito. Nandito yung first European car ko. Tapos, eto yung nag-car show ako. Nag-car show kami ng team ko. Ginanap namin to sa ano eh, sa Metro Walk. Yung 1/4 ng Metro Walk, inano po namin. Diyan kami, almost 100 cars kami doon sa Metro Walk. Doon po kami nag-car show. Ayan. Okay? So, na-feature kami sa Networking Times Magazine. As you can see, kasabay namin si Richard Branson. Yung pumunta ng spaceship. Ay, pumunta ng spaceship. Pumunta ng space. Ayan. So, how I wish. Di ba? Napupunta rin tayo ng space. Yun ang inihintay kong incentive ng IAM Worldwide. So, eto po. Nag-join kami March 18. First 3 weeks. 200 ang kinausap namin. 50 nag-join. Gold, platinum. Kaya naman kumita kami ng 78,000 pesos. First 3 weeks. Kasi grabe naman. Walang tulugan talaga yun. Ay, grabe. Tulog ko noon 3 hours lang per day o 2 hours lang. Nilaklak ko yung barley, siguro sa isang box kada araw yung ginawa ko. Pero sulit. Mm-hmm. So, ito po yung nakuha naming mga sasakyan sa IAM. Diba? So, anyway. Ito yung mga car achievers sa team. Diba? Ang dami nang nalagas ulit dyan, pero build lang ulit. Ganun lang yun eh. Mm-hmm. So, ito yung mga na-build natin sa Africa. Ayan. Nakapag-build tayo ng emerald, mga ruby. Ito yung mga travel incentive. Okay. So, ito yung itsura ng nanay ko ngayon. 70 years old na, pero mas bumata po itsura niya. Tama? Yan ang magagawa sa iyo ng networking. Hindi lang yung pera. Ang daming kumikita ng pera, pero stress dito. Kikita ka ng pera, pero habang lumalaki income mo, mas lumiliit yung iyong personal na trabaho. Okay? Hindi ka tulad sa employment, habang lumalaki sweldo mo, mas hawak ka ng boss, mas marami kang trabaho. Mm-hmm. Ayan, travel namin sa iba't ibang bansa, kasamang mga kaibigan. Ito, 100% katasto ng IAM eh. Si yung kapatid kong bunso, 2017 nag-enroll siya. Nag-aral siya sa La Cordon Bleu, London. Mura lang po yung tuition fee dyan, 1.5 million. Bawal yung hulugan. Kailangan isang baksakan lang. Yan. Katas yan. 100%. Tapos ito, combined na ano na to. Combined kasi matagal na rin namin ito nabili. Pero yung development, yung ginawa namin siyang resort, sakto nung nag-IAM Worldwide kami, yung El Pacho Razon. Yan. So yung El Pacho Razon po,
It's a 2-hectare resort. Katas po ng networking, yung development, katas ng IAM Worldwide. And siya po yung tinatawag na Valley of Tanay. So, ang topic ko po ngayon, how to build. Sige pa. Ito, mga step-by-step procedure po ito, i-share ko sa inyo. This is action time. Number one, magkaroon ka muna ng goal. Walang sasama sa'yo kung wala kang goal. Tanda mo. Bago sumakay yung pasahero, tatanong muna niya, saan ka papunta? Pag sinabi, mayari, pag sinabi, hindi ko alam, sir, sasakay ka? Kaya kailangan, para kung magkaroon ng follower, kailangan may direction ka muna. So you need to have a goal. You need to have an income goal. Think of a reasonable income for December 2021. Magkano ang gusto mong income ngayon December 2021? Sige po. Kayo po ay magano, kayo po ay mag ano dito, mag-comment. Magkano pong gusto niyo yung income December 2021, Team Titans? Sige po, individual, comment po kayo, declare niyo po. Okay? Magkano ang gusto niyo yung income monthly? Si Mentor Connie, 500,000 pesos per month. Si Mentor Laro, 1 million. Okay. Sige po, 10 million. Be specific po ha, pesos ba yan o ano? Ugandan shilling. Kasi yung 1 million Ugandan shilling, ano lang yun? 30,000 pesos. Ayan. Be specific ha. 5 million pesos, 500,000, 700,000. Okay. Sige, lahat yan, walang mali dyan. Lahat yan tama. Kasi pare-parehas na pangarap mo yan eh. Write it down. Isulat mo. You need to put it on paper. Ipaskil mo sa saan sulok ng bahay mo. Okay? And ito, double it. Kung ano yung sinulat mo, doblehin mo. So si Mentor Connie na sinulat 500,000, gawin mong 1 million, Mentor Connie. Si Mentor Susan, sinabi 500,000, gawin mong 1 million. Ayan. Double it. Bakit mo kailangan doblehin? Simple lang. Bakit hindi? Why not? Anong difference ng 1 million sa 500,000? Eh, parehas mo lang rin tatrabahuhin. Eh, nasa IAM Worldwide tayo eh. Alam niyo po ba ang networking? Ito po, ito ang intindi ko sa networking. Ang networking po, lampara. Ulitin ko ha. Lampara po. May genie sa loob. May genie. Na kailangan mong himasin, kailangan mong trabahuin. Pag tinrabaho na maayos, lalabas yung genie. At bibigyan ka ng wishes. Hindi lang 3 wishes ang ibibigay. Unlimited wishes. Yan po ang network marketing. Totoo po ang genie. Sasabihin ng genie, your wish is my command. Network marketing can give you your wildest dreams. Bakit hindi ikaw? Diba? Why not you? Why not December 2021? Diba? Why not pass your limiting beliefs? Ang sabi po, we live by faith, not by sight. Huwag mong tingnan yung itsura mo ngayon. Huwag mong tingnan yung bank account mo ngayon. Have faith. Magkaroon ka ng goal na ikaw ay magdududa na kaya mong gawin. Okay? Yung kaduda-duda sa sitwasyon mo ngayon. Kasi pag nilakihan mo yung goal mo, hindi mo na siya ina-activate sa sarili mo lang kakayahan. Humihingi ka na ng tulong sa Diyos. Tama, mali. Yun yung faith. Sabi mo, Grand Upline. Sino si Grand Upline? Grand Upline Lord, tulungan mo ko. Etong goal ko. Suportahan mo ko. Okay? Para marami ako mabless.
Why not walk away from your bad habits? Alam mo, ito ha, ito yung formula. Pag meron kang goal, yung bad habits mo, pag nakafocus ka sa goal, yung bad habits mo, unti-unting nawawala. Napapalitan ng good habits. Pag meron kang specific goal. Why not surround yourself with excellence? Dumikit ka sa mga successful na tao. Why not create a goal and a plan that is so outrageous, so unreasonable, and more than everybody in your family has dreamed maybe? Kailangan, yung goal mo, pag shinare mo sa mga kaibigan mo, shinare mo sa asawa mo, shinare mo sa magulang mo, kapatid mo, pagtatawa lang ka. Hindi man rektahan, pero isipin nyo lang, nababaliw na itong si ano. Dapat ganun. Dapat hindi nila sasabihin na, kayang-kaya mo yan. Kasi alam mo yung kayang-kaya mo, pag sinabi mo, ang goal ko, kumita ng 50,000 naman, eh kayang-kaya mo talaga yan. Kailangan yung goal mo, eh sa sobrang laki, hindi ma-accept ng pamilya mo basta-basta. That should be your goal. Your goal should be something crazy. Now, one of the most powerful things that a human being can do is imagine. Imagine what will Michael Jordan or Steve Jobs. Kung kasama natin si Heidelin Diaz sa Team Titans, yung Olympic gold medalist natin, pinakaunang Olympic gold medalist, sa tingin mo, ano kaya magiging goal niya? Kung kasama natin si Steve Jobs, kung kasama natin si Elon Musk, kung kasama natin si Michael Jordan o si Bill Gates sa Team Titans, magkano kaya goal niyan? Sa tingin mo, okay na sa kanya yung mag-just for you isang beses, isang taon, sa tingin mo? Sa tingin mo, okay na sa kanya yung ano lang, mag-rank up lang to platinum? Sa tingin mo, okay na sa kanya yung 100,000 a month? What will their number be? Magkano kaya magiging goal nila? So you need to decide. Okay, mag-decide po tayo. Goals. Isa sa goal po natin na mahalaga is magkaroon po tayo ng habit na makakatulong sa para natin makuha yung ating mga goals. It will create your future, tandaan mo. Your habits will create your future. Alam mo, pag inobserbahan mo yung downline mo, nyari, nakitulog ka sa downline mo for 3 days. Alam mo na kagad. Ito, malalaman ko na kagad yung future ng leader ko eh. Makasama ko lang siya ng 3 days every day. Alam ko na magiging future niya. Kung pagising niya sa umaga, wala siyang ginawa kundi mag-games. Bago matulog, walang ginawa kundi manood ng Netflix. Pag nagsasalita si upline, walang ginawa kundi mag-text, hindi nagte-take notes, hindi nakikinig. Pag may training, kunyari nakikinig, yung pala, tulog na. Kung yun yung habit niya for 3 days, alam ko na future niya. Wala siyang future. Tama? Pero kung umaga pa lang, siya pa yung gigising sa akin, upline, tangali na, tara na. Upline, nandito na yung mga prospect ko. Alam mo yung hindi pa ako nag-aagahan, nandiyan na yung prospect. May mga ganun eh. Upline, kaya mo pa? Meron pa susunod? Kung 3 days, dire-diretso gano'n, tapos addict siya sa training, super attentive, nag-take notes, alam ko na future mo. He will be a superstar. Your habits will determine your future, I'm telling you. You cannot get rid of it. Yung bad habit po natin, hindi po natin matatanggal. Basta-basta. Kasi habit na po yan. But you can replace it. Pwede natin palitan yung bad habit. Yun yung good news. Action of lack of action. Alam nyo po ba yung a lack of action? It's an action. Ano ginagawa mo? Wala eh. Wala akong ginagawa. Yun ang ginagawa ko. That is lack of action. That's a bad habit. Procrastination. Ano yun? Oh, pa-event ka na. Mentor, kailan ka mag-event? Mentor, asa ka na?
Kasi may kailangan pa akong gawin. Oh, planning na tayo. Ay, mentor, saka na. Kakasaka na. Pag yung downline mo, laging delay ng delay, hindi mo na kailangan tutukan yan. Malinaw po ba? Don't waste your time sa mga leaders na hindi naman pinaprioritize yung business. Hindi ka pinaprioritize. Procrastination, bad habit yan. Fear, laging takot. Negative programming. Yung poverty mindsetting. Pinamit mo na lahat ng mga kumikita, pero hindi pa rin siya naniniwala na pwede siyang yumaman. Okay, that's a bad habit. Self-worth issues. Diba? Ano yung self-worth issues? Mababa ang tingin niya sa kanya sarili. Yun nga, parang ano yan? Parang negative programming po yan. So yan yung mga habit na kinalakihan na po natin na paano natin ngayon papalitan ng good habit. Okay, number one, ito po. Ito ang pinakamabilis. Be a person of action. The person that says yes. Kaya ikaw, kailangan lagi kang yes upline. Pag may pinagawa si upline, mentor, pwede ka bang mag-host? Mentor, pwede ka bang gumawa ng poster? Okay? Mentor, pwede ka bang mag-paraffle ngayon? Mentor, pwede ka bang maging speaker? Mentor, pwede ka gumawa ng event? Ang laging sagot, yes. Basta about the business. Ha? As intelligent question din, ha? Hindi yung, mentor, pwede ka ba maglaba? Mentor, pwede ka ba mam-lunch? Okay? Basta about your business, pag sinabi ni mentor, ano sagot? Yes, mentor. Okay? Tells the world and then figure it out. Pag sinabi ni Press AM, sino ang gusto ng free car? Sino ang gusto ng profit sharing? Sino ang gusto ng free travel? Ang lagi mong sagot? Yes. Tatrabahuhin mo. Kahit hindi mo pa alam. Mag-yes ka na kahit hindi mo pa alam paano gawin. Yes, person. A person that is not limited to having to be prepared before they even take the action because they know that most of the learning is in the doing. Anong ibig ko sabihin dito? Okay? May mga leaders po kasi walang ginawa kundi mag-prepare, analyze ng analyze, masyadong perfectionist. Ang action person, alam niya na ang pag-a-act ay part of the preparation. He believes that he needs to experience failure para ma-master niya ang isang bagay. Kasi ang taong takot sa failure ay never magsasucceed. Tataan niyo po yan. Bago na master ni Michael Jordan ang pagdadunk, ilang beses niya na-miss ang pagdadunk. Bago na master ni Stephen Curry ang 3 points, ilang beses niya na-miss ang 3 points. It takes a lot of failure. Kaya nga lagi ko sinasabi, lalo na sa mga nag-uumpisa, make as many mistakes as fast as you can. If you want to succeed the fastest, make as many failures as fast as you can. But always learn from your failures. Don't repeat your failures. Am I clear? Okay? Natututo po ba tayo? Okay. When they are thinking about doing something, they will take the steps first before preparing for months and months before they take the steps. Yan yung iba, yung preparation. Masyado, alam niyo yung paggagawa ng event? Gagawa ng event? Bago nakagawa ng event? Ang dami na niyang downline? Nakagawa na lahat ng mga kasabayan niya sa Titans? Siya hindi pa nakagawa kasi masyadong perfectionist. Mentor, kahit lilima pa lang ang downline mo, pwede ka nang gumawa ng event. Kahit nga tatatlo pa lang kayo eh. Pwede na kayong gumawa ng event. Hindi gawa kayo ng training, kayong tatlo, mag-invite kayo ng ibang crossline, basta kayong tatlo yung nag-organize. Okay? Create a habit of do it now. You have an idea, may naisip ka? Gawin mo ngayon.
You have to make a call. May kailangan kang tawagan. Gawin mo ngayon. Meron kang kailangan kausapin. Meron kang kailangan latagan. Gawin mo ngayon. Meron kang event na naisip mong gawin. Do it now. Mm-hmm. Get it done. Surround yourself with people that will propel you to act. Be with action people. Isa pang mahalaga po. Kailangan, ang goal mo is makuha mo yung habit of consistency. Create a baseline of activities every day. Kailangan meron kang standard. For example, ilan ang dapat mo makausap every day? Ilang beses ka dapat nagte-train sa team mo every week? Ilang beses ka, ilang minuto ka nagbabasa ng libro every day? Kailangan meron kang fix na baseline. Pag sinabi baseline, minimum. Pwede mong daigin, pero bawal bawasan. Malinaw po ba, mentors? Every time you stop, tanda mo, you lose momentum. Kaya wag na wag kang, okay? Wag na wag kang titigil. Hanggat hindi mo pa nagigain yung momentum, hanggat hindi mo pa nagigain yung maximum momentum. Big event inviting, di ba? Invite people for our big event every day. Tanda mo, dapat lagi kayong may nilook forward na big event. Either it's a weekly IBP nyo, kung ano man yung team day niyo, or ano man yung event nyo every month. Hindi yung mag-i-invite ka one week before. Kailangan everyday campaigning yan. Yan ang magandang habit. Kasi ang pinakamahalagang activity sa network marketing, sa totoo lang po, ang pinakamaraming pinoproduce na pera, events. Engage in it a few minutes every day, okay? Gawin mong habit ito. Ito, wag na wag mong tatanggalin. Read. Listen to positive trainings, positive music. Learn and reflect. Kaya nga po, napaka-powerful ng ginagawa ng IAM, yung everyday free training. So, you need to have a goal and then plan and act on it and then you adjust. Ito lang yung gagawin mo every day for you to master kung ano man pong ginagawa natin. Goal, plan, act, and adjust. Yung apat na yan. Ang tawag ko dyan, 4 pillars of success. Mm-hmm. You need to have the discipline. Discipline yourself every day. Be a person that follows through. Mm-hmm. Do what you say you're gonna do. Okay, ganito po. Para tumaas ang influence natin sa leaders natin, pag may sinabi ka, kailangan sundin mo. Nung ako po, may inihit akong incentive noon, may inihit akong target, gumawa ako ng declaration, sabi ko, pag hindi ako naka 40 directs in 3 months, magpapakalbo ako. Kaya, wag kayong magtaka, last January, kalbo po ako. Kahit ayoko magpakalbo. Sinabi ko eh. Mm-hmm. Focus. Ayan. Set everything aside for just 90 days. Ito po ha. Kaya nga po, napaka-powerful nung 90-day burn. Ang mahalaga po, every three months, meron tayong hinihit na target. Kaya nga po, sobrang brilliant ng ginagawa nila press na yung incentives nila, lagi nilang ginagawa every 3 months. Because that is the science. Mamaya may backup training ako dyan. That is one of the most powerful science in network marketing. Dapat laging may 90 days project. Okay? Tandaan mo ha? The thief of all great accomplishments in your life is your little to-do list. Okay, ito. Mentors. Ano yung number one na kalaban natin sa pangarap natin? Ano yung mga pinakamatitinding sisira sa momentum mo? Pakinggan mo to. I could be a millionaire but I have to do the laundry, grocery shopping, etc. Yan ang number one mong kalaban. Okay? Yung mga bagay na pwede mong ipagawa sa ibang tao, gawin, ipagawa mo na. Imbis na nag-a-attend ka ng training, imbis na umahataw ka, anong ginagawa mo? Naglalaba. Namamalansya, nag-grocery. Yan ang babasag ng momentum mo.
Ang tawag dyan, little to do list. Okay? Malinaw po ba? Little to do list yan. Maliit lang yan. Akala mo walang effect? Matindi ang effect po niyan. Yan ang makaka-apekto sa focus mo. Mm-hmm. This will grab your dreams. Ayan o. Grabe naman yan, mentor. Naglaba lang naman ako. Ito sasabihin ko sa inyo, mentors. Pag may ginugol ka, lahat ng mga bagay na pwede mong ipagawa sa ibang tao, ipagawa mo. For 90 days lang naman. For the next 90 days lang naman. Lalo na pag naka 90 day burn ka, mortal sin po yung gagawin niya mga yan. Ako pa naglatag ako ng 90 day burn. Mag-hire na kayo ng lahat ng pwede niyong i-hire. Kailangan nakafocus kayo sa activities niyo. 100% hanggat maaari. Find a way to leverage. Mm-hmm. Give it 100%. Yan. A leader was just earning $3,000 a month 5 years ago and then decided to do the 90-day burn 100%. Right now, he is earning $6 million a year. Matindi po. Magkano yung 6 million? US dollars a year. That is 300 million pesos a year. Divided by 12 months. Nalintikan na sa mat. Okay, 5 million pesos per month po. Mm-hmm. From 150,000 a month, dahil sineryoso yung sistema na sinashare ko ngayon, sasabihin ko sa inyo, di ba? Ngayon, nagpa 5 million pesos a month na po siya. Tama ba? 50 million pesos. Tama. 5 million times 12, 60 million. Tama. Mm-hmm. Kasi $6 million per year. 6 is 300 million. Sorry. 15 million na pala yun. 15 million pesos a month pala yun. Yung ano. Halata tuloy na hindi na tayo marunong mag-multiply ah. Ayan. He earned $90,000 in the first 90 days. True story po ito. Okay? Kumita siya ng 5 million first 90 days lang. Okay. Ito po, isa pa po sa sa ingredients po natin para tayo po ay makapag-build, okay? Endurance. Hindi po ito pasipagan din, ha? Patibayan po ito. Matira matibay. You will feel being tired. Mhm. Lagi niyong iisipin si Heidi Lynn Diaz. Alam mo, ang sarap palakpakan yung gold, ang sarap palakpakan nung ano eh, nung lahat ng na-hit niya eh. 'Di ba? Grabe yung mga ano niya, grabe yung mga endorsement niya, no? Grabe, baka nga 100 million na makuha niyang prize. Pero isipin mo din yung sacrifices na yung pagod niya. Okay? Yung pain na naramdaman niya, ilang beses siyang napagod. You will feel gravity, hihilain ka papababa. Sobrang daming panahon na, lalo na pag matindi yung ulan, ang lakas ng ulan, ang lamig ng panahon, sarap matulog. You will feel resistance. Pero ito sasabihin ko sa inyo, you can tell the size of a man about the size of the problems that can get him down. Alam mo, malalaman mo ang tao kung gaano katibay. 'Di ba? Paano ba natin malalaman ang building kung gaano katibay? Pag dinaanan ng pinakamatitinding mga lindol. Paano natin malalaman ang puno kung gaano katibay? Pag dinaanan ng pinakamatitinding mga baha at mga bagyo. Okay? Kaya pa nag-pray ka, Lord, I want to grow. Lord, gawin mo akong leader. Huwag kang magulat pag dinaanan ka ng maraming bagyo sa buhay. Huwag kang magulat pag dinaanan ka ng matinding attrition. Huwag kang magulat na dinaanan ka ng matitinding problema. Okay? Kasi nga po, sasabihin ko sa inyo, God will give you everything that you need for you to grow. And one of the fundamental laws of growth is pain, the law of pain.
Without pain, walang growth. Tandaan mo yan. Pero pag na-surpass mo yung pain, di ba? Na-surpass mo yung... Sa tingin mo ba si Heidelin Diaz? Na-imagine nyo ba yung binuhat ni Heidelin Diaz yung Olympics? 127 kilos? Eh ako, ang bigat ko na ngayon eh. 68 kilos na yata ako ngayon. So ibig sabihin, dalawang ako. Dalawang ako. Dalawang lalaki. Binuhat ng isang babae. Grabe. Sa tingin mo ba pag si Heidelin Diaz eh pinagbuhat mo ng isang sakong bigas eh magaan sa kanya, sobrang gaan ng isang sakong bigas sa kanya. Kasi ilang kilo lang bang isang sakong bigas? 60 kilograms lang eh. Eh siya binuhat nga niya 127 kilograms. Pero yung iba sa inyo, kahit 10 sako lang, ay 10 sako, 10 kilo lang, hindi na mabuhat. Bakit? Kulang ka pa sa pain. Kulang pa ng napagdaan ng pain yung muscle mo. At ang pinakamahalagang ito, ang pinakamahalagang katangian ng isang leader, tanda mo, EQ ba? Ano yung EQ? Emotional quotient? IQ ba? Ano yung IQ? Intelligence quotient. Alam mo, pinakamahalaga, AQ. Lalo na sa mga CEO. Nabasa ko sa isang libro, sa Forbes magazine, AQ. Pag sinabi AQ, adversity quotient. Gaano ka katibay sa adversity? Okay? Madaling mag-celebrate pag nananalo ka, pag natatalo ka na. Gano'ng katibay? Diba? Ang sarap na pakiramdam na may pain. Ang sarap pakiramdam ng mababait ang leaders. E paano pag may na-recruit kang pasaway? Sinisiraan ka kahit sobrang dami mong ginagawa magaganda. Pag Kristiyano ka, madaling sabihin, thank you Lord, pag bless ka. Ang tanong, kaya mo bang sabihin, thank you Lord, pag lahat na ng kamalasan sa buhay nangyari sa'yo? Okay? So grit, kapit mga kapatid, endurance. Mm-hmm. Eh ang pangalan ng team nyo, Titans. Ang Titans malaki. So kung gusto mo lumaki, sagasaan mo lahat ng bagyo. Kaya po, matakot ka kung ang grupo mo walang problema. Nakakatakot po yun. Ibig sabihin, hindi lumalaki. Bakit ang IAM Worldwide? Ang daming problema. Maraming problema ang IAM Worldwide. Okay? Ang dami na hold ng product sa US, ang dami na hold ng product sa, 'di ba? Ang nangyari sa Italy, 'di alam ko Titans yung Italy eh. 'Di ba? Nasunugan ng 1.5 million pesos worth na products. Bakit nangyari 'yon? Kasi lumalaki. Eh kung dito lang tayo sa Manila, walang ganung problema, tama mali? Ayaw mo ng problema? Huwag ka magpayaman. Pero 'yun ang pinakamatinding problema. Magiging mahirap. Mahirap yumaman, pero mas mahirap maging mahirap. Pero sasabihin ko sa inyo, if you want to be the real titans, you need to have endurance. Mas malaki ang problema na kaya mong daigin, kaya mong lagpasan, mas lalaki ka as a person. Don't let the winter kill you. Meron pong winter. Meron pong taglamig. Huwag kang magkukwit sa taglamig. Huwag kang magkukwit sa hirap. Spring is coming. Darating ang tagsibol. Lahat ng pinaghihirapan mo ngayon, pag yan sumibol, sobrang ganda po niyan. Tandaan mo, ang season, ang buhay ng tao parang season yan. Kung umaaraw ngayon, not every day aaraw, darating ang panahon, uulan. Kung tag-ulan ngayon, not every day tag-ulan, darating ang araw, aaraw. Paikot-ikot lang po ang buhay, I'm telling you. But you need to always prepare for the winter. Okay? Be gritty, kailangan kapit. Okay. Kailangan lagi ka nagdadagdag ng customers every day. Alam niyo po ba, nagbibigay ng integrity sa negosyo natin, hindi lang yung income, ang nagbibigay ng integrity? Kasi kung puro pera-pera lang tayo, pinasara na tayo ng gobyerno. Ang nagbibigay ng integrity sa ating negosyo, hindi po yung pera. Ang nagbibigay ng integridad sa ating negosyo ay yung ating mga product testimonies.
Kaya wag lang puro recruit, kailangan nagbebenta ka rin sa mga taong nangangailangan ng produkto. Malinaw po ba? Help people that you will help with the products every day. Recruiting. Okay, sa pagre-recruit, ano ang pinakamabilis na paraan para lumaki ang cheque mo? Simple lang. Mag-recruit ka ng 20 directs in 30 days. Ito lagi ko sinasabi. Recruit 20 by 30. That's the challenge. Hindi ko sinasabing gawin mo the whole year, 20 ka ng 20, nakakasunog yun. Try mo once, isang beses sa isang taon. 20 by 30, ano mangyayari? If you do that, the best thing, sabihin ko sa inyo, you can do for your existing team. Okay. Mentor, yung existing team ko ayaw humataw, ayaw nang parang ganun na palagi yung income nila. Hindi sila lumalaki. Alam mo, ito ah, lalo na sa mga leaders dito, yung mga may grupo na. Kung yung tinututukan mo ay hindi lumalaki, ginawa mo ng lahat, training mo na, pina-event mo na, binigyan mo na ng promo, pero hindi lumalaki. Yung sales nila last month, ganun pa rin ngayon. Ito ang dapat mong gawin. Okay? 20% na lang ang ibigay mong oras sa kanila. Huwag mo na silang tutukan masyado. Hayaan mo na sila. Anyway, nagawa mo na yung part mo. Okay? Focus your 80% of your time to build new teams. That is the best support that you can do to them. Pag nakita nila na ikaw ay nag-build ng bagong team at lumaki, ako, mai-inspire yung mga yan, hahataw yung mga yan. Si mentor nga, oh, ang laki-laki na ng team pero nag-build pa rin. Yan. Yan ang magpapalaki sa kanila. Mm-hmm. They will be inspired if you build new teams. Tanda mo, it is easier to give birth. Mas madaling gumawa ng bata kesa bumuhay ng patay. Pagpatay na yung downline, wag mo nang buhayin. Hindi ko sinasabing literal na patay, ha? Ibig sabihin pang inactive na. Diba? Wag mo nang pilitin. Hayaan mong mabuhay ng kusa. Okay, get out of your comfort zone. The reason why people tend to focus too much and too long on their existing team is because it's easier to talk to the prospects of your downline than your own. At ito, reality po ito. Kaya yung ibang mga mentors, hindi na masyado nagdedirect kasi nasa comfort zone eh. Mas madaling kausapin yung ano eh, yung ika-closing mo na lang kaysa ikaw pa magpa-prospect, ikaw pa mag-i-invite. Tandaan ninyo, recruiting is not fun. Mas madali na lang yung mag-closing, pero yung mamamrospect ka, magbibuild ka, di ba? E yan yung pinaka unang ginagawa ng mga bagong member eh. Alam mo yun, nakapag-build ka na, magre-recruit ka ulit ng bago. It's not fun. Pero ito sasabihin ko sa inyo, what is the biggest lie in network marketing or in the business world? Ano ang pinakamalaking kasinungalingan? Gusto nyo marinig? Only do what you love and you'll never have to work for the rest of your life. Okay. This is the biggest lie. Bakit? Sa tingin mo ba si Heidelin Diaz, nag-e-enjoy ba siya everyday? Nag-e-enjoy ba siya everyday sa kanyang journey sa Olympics? Do you think ginawa lahat ng ginagawa niya, ine-enjoy niya sa tingin mo? Ano yung pinaka number one na gusto niyang gawin nung nakuha niya yung gold medal? Ano niyo kung ano yung pinakaunang number one? Pinakauna na, number one pa. Makasama ang kanyang pamilya. Imagine mo, 1.5 years hindi niya kasama ang kanyang pamilya. Kasi bawal siya madistract ng kanyang pamilya. At pwede pa siyang mahawaan ng COVID. It's a great sacrifice. Hindi siya nag-enjoy doon. Okay? Yung 1.5 year mong hindi mo makasama mahal mo sa buhay. Never ka mag-enjoy doon. Make sense? Yung tipong, di ba, eto, nakaka-relate yung mga grad mentors dito. Kumikita ka na ng 1 million, pero may incentive, 1 million kada buwan, pero may incentive yung IAM Worldwide. Kailangan mo ng 4 directs. Kailangan ko na naman mag-direct. Kailangan ko na naman mag-build para lumakilala yung group. Di ba?
Mas may actually mas malaki ang team mo, mas nakakatamad mag-direct. Pero may mga kailangan kang gawin. May mga kailangan kang gawin na alam mo 'yon, na sacrifice upang lalong lumago yung team. Sa tingin mo ba na-enjoy ni Manny Pacquiao yung practice niya? Alam mo ba isa sa activity ni Manny Pacquiao, kung di ako nagkakamali, 2,000 sit-ups per day. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? 2,000 sit-ups. Alam mo ba mayroon pa siya isang activity, naka-ano lang siya, nakahubad lang siya, tapos hahampasin yung abs niya ng ilang libong beses, hahampasin ng stick. Nakakita ka na ba ng tao na nag-e-enjoy habang nagja-jogging? Tumatawa? Hindi. Lahat nakasimangot, lahat mukhang hirap na hirap. Kasi mahirap. Pag nakakakita tayo ng mga celebrities, wow, ang sexy, wow, ang ganda. Yes, nakikita natin yung result, pero yung hirap nila, yun ang hindi natin nakikita. Okay? So, if you want to be a Crown Alpha mentor, you need to do things. If you want to be a diamond, you need to do things that you will not enjoy. Pero itong tanong, is it worth it? Diba? Is it worth it? Do you think an Olympic athlete only do what they love? Of course not. Do you think a concert piano player do what they love all the time? Of course not. They practice 6 or more hours per day. Mm-hmm. Alam mo ba kung anong masakit sa Olympics? Isa sa pinakamasakit? Pagkatapos mong sumakit ang katawan mo, pag ikaw ay Olympic athlete, pagkatapos mong mag-workout, kailangan mong maligo sa yelo. Yes, yan ang ginagawa ng mga athletes para mabilis mag-regenerate yung kanilang mga namamagang mga katawan. Meron silang ice baths na tinatawag. Mm-hmm. At ito pang masakit, injury. Lahat ng mga professional athlete, 101% nai-injured. Tingnan mo na lang yung kamay ni Heidelin Diaz. Ang daming butlig-butlig. Sobrang sakit po nun. Sobrang hapdi po nun. Mm-hmm. Mag-i-enjoy ka ba? Wow, may butlig-butlig ako. Wow, ang sarap. Hindi. Okay? Ano yung isa sa mga signs na payaman ka sa IAM Worldwide? Pag napapaos ka na, yan ang sign. Okay, ano pa? Pag yung mga dati mong kaibigan, nilalayuan ka na. Okay? Ganun kasimple. Continuous practice even no one's watching and cheering. Diba? Ang hirap kaya mag-practice ng sayaw. Diba yung BTS? Diba? Na-enjoy nila pag maraming fans. Pero kailangan nila mag-practice ng hundreds of hours kahit walang fans. Kahit pagod na sila. So, it's a great lie. Yung sinasabi natin, do what you love and you'll never work for the rest of your life. Of course, when you're passionate with something, you enjoy what you're doing. But if you are really passionate with something, you will even do things that you don't enjoy just to hit your goal. Isa pa po sa dapat natin ni goal, rank advancement. Write it down. Ano yung gusto mong rank? Announce mo. Okay? Skill development. Master the 7 fundamental skills. Ano yung 7 fundamental skills? Yan yung binanggit ni Press. Yan yung kailangan masterin mo. Yung inviting, prospecting, presenting, follow-up, answering objections, how to duplicate. Okay? How to close, and most importantly, pinakahuli, how to make events. Yan yung master, yan yung 7 fundamental skills. Leadership development, culture. Decide what you want your group to be known for. Tanda mo. Gusto mo ba yung downline mo masipag? Gusto mo ba yung downline mo mabait? Gusto mo ba yung downline mo professional? Tanda mo, you will never attract who you want. You will just attract who you are. Hindi ka makapag-attract na masipag kung ikaw ay tamad. Hindi ka makapag-attract ng achiever kung ikaw hindi ka nag-a-achieve. Okay? Geographical expansion. Anong gusto natin? Yung team natin, saan? Pilipinas lang ba? Diba? You need to have specific goals kung saan mo gustong kakalat yung iyong team.
destination event. Ibig sabihin yan, sa anniversary. Diba? Sobrang miss ko na yung offline. Actually, namimiss ko na yung padamihan ng tao eh. Pero, ilan ang gusto mo, kailangan may target date ka na with your team to beat your record. Kung last event, naka 500 kayo sa isang Zoom, gawin nyo namang 700 or gawin yung 1,000. Hanggang palaki ng palaki. Okay? Final notes. You need to have smart C goals. You need to be specific. Ito, review lang. Alam nyo na naman to. Measurable, attainable, realistic, time-bound, challenging. Make a goal board. Go back to your deepest whys. Bakit mo ba ito ginagawa? We will only live once. Isang beses lang tayo mababuhay. After ng training na to, tingnan mo yung mahal mo sa buhay. Okay? Lalo na pagtulog sila. Masaya ka na ba sa buhay na natatamasa ng magulang mo? Or gusto mong 5 years from now, di ba, ano yung buhay na gusto mong ibigay mo sa kanila 5 years from now? Ano yung buhay na gusto mong ibigay sa anak mo 5 years from now? Saan mo gustong dalhin yung asawa mo 5 years from now? Bakit 5 years from now? Dahil nga, sasabihin ko sa inyo, yung first 7 years mo sa I Am Worldwide, it is just learning stage. Ang totoong income, gagana yan 5 to 7 years from now kung kailan ka nag-start. Gawin ito ng seryoso. Okay, and most importantly, huwag ka lang tumingin sa anak mo, huwag ka tumingin sa asawa mo, sa magulang mo, tingnan mo yung salamin. What life would you like, would you give yourself? Do it for yourself as well. What life would you like yourself to have 5 to 7 years from now? Gusto mo ba ganyan ka pa rin? Or gusto mo ba sasabihin mo sa sarili mo, salamat. Okay? Salamat. Dahil right now, I have the life that I want. I have the life that I deserve. So, mga mentors, siguro, yun na lang po muna. Kasi mukhang na-consume ko po ang maraming oras po ninyo. And, invite nyo po ulit ako, Mentor Aryan. I am excited to share again for your team. It's always a great pleasure and honor to share with Team Titans. Grabe, thank you so much, Mentor. Marami salamat po. Mm-hmm. Alright, so thank you so much, Mentor Hino. Ang dami pong learnings. Pero sa man dito po na members, ano po yung nag-retain po sa inyo kahit isang sentence lang, isang one word lang ganun. Ayan, so give it your 100%. Ayan, dami pong nagpapa-thank you. And ayan, goal daw. And then before po umalis si Mentor Hino po, no, may I call on Mentor RJ? Pag-pray ka po namin, Mentor Hino. Ayan, let's pray po, no. Ayan, let's bow our heads and pray for Mentor Hino. And yes, Heavenly Father, Lord, tuloy nga po na kami po nagpapasalamat, Lord, for this wonderful day na binigay po sa amin, God, after new things. And God, thank God for this new month, Lord, na inaarap po namin, God. Alam po, marami nag-set po sa amin ng mga bagong goal. And God, alam po yung kasama po namin. And God, Lord, as well as, Lord, inaras po namin sa inyo, Lord, yung buhay ng aming speaker for today na nagbigay ng kanyang oras, ng wisdom, Lord. We learned so much from him, God. We are praying, Lord, na mas i-bless niyo pa po siya, mag-prosper niyo po siya, mas gamitin niyo pa siya, Lord, para ma-bless, ma-inspire yung marami pa mas mga tao. We pray for her. His team, Lord, continues pag-build na ng group ko, Lord, at alam ko yung papadala, Lord, ng mga tamang tao, Lord, very soon. And God, salamat, Lord, sa buhay niya. Ikaw nga po patuloy na may lugod, may taas, Lord, sa lahat ng activities na gagawin niya. And then, Lord, we pray for, Lord God, ito pala yung simula ng aming intensive training, God. Thank you, God, for the lives of Mentor R and Coach Mike, Lord. We bless you. We honor you. This we pray this mighty name. Amen. Amen. Thank you so much, Mentor RJ. Before we leave pala, picture po muna tayo, Mentor, kay Mentor Hino po. Grab the opportunity na po na makapag-picture sa kanya, and after that, group picture po. And design po tayo kay Mentor Hino. First page po, no? 1, 2, 3, go! Ayan. Ayan. Second page po tayo, mga mens, ha? Mga
Mga bebe, open your cam ha. 1, 2, 3, go. Second page. Third page. Ayan, thank you so much, Mentor Hino. Grabe, no, habang nagpipicture tayo. Grabe, thank you po, Mentor Hino, sa sobrang daming knowledge. Ang daming na-inspire kasi Mensino, hindi nila, marami dito bago, tsaka hindi sila aware yung mga pinagdaanan nyo po sa old company nyo. And nung nag-start, parang ngayon lang po nila kayo, nakita kasi yung ibang pandemic babies po sila. And grabe kasi ang tagal din namin no, na inintay na marinig syempre yung experience nyo po. Kasi sa network marketing, ang binabayaran talaga dito ay yung experience natin na yun yung makakapag-inspire sa iba. Kaya Mentor Hino, salamat po sa oras nyo. Mga mentors, you can unmute your microphone no, para personal po kayong makapagpa-thank you kahit sa lang. Yung mga bosses nyo, no, kung gaano tayo ka-bless. Thank you, Mr. Hino. Thank you po. Thank you, Mr. Hino. Thank you, Mr. Hino. Thank you, Mr. Hino. Thank you, Mr. Hino. Thank you, Mentor Hino. Thank you po. Thank you. Mga mentors, tomorrow po, no, meron tayong second day. And another entrepreneur, grabe kung nakarinig tayo. Siyempre yung first day natin, sabi ko na nga eh, pag first day talaga, pag Mentor Hino yan, sobrang dami talaga nating makukuha, no? And siyempre, may second day tayo and third day. Lahat po ito mga top earner na magbibigay sa atin ng inspirasyon, kung paano nila gawa, paano sila naging successful. Kasi para pumasok ka po na top earner sa IAM Worldwide, ang kinikita po ng mga top earner dyan ay minimum 200 to 300,000. Kaya ang dami nating matututunan by syempre based sa mga experience at sa mga skills at leadership. Thank you so much mga mentors. God bless everyone. See you tomorrow. Thank you po. Thank you Mentor Marian. Mr. Hino, saludo. Mentor Arian. Thank you Team Titan. Bye-bye. Thank you Mentor Arian. Bye-bye po. Salamat. Salamat.